Mga ka-taxpayer kong minamahal, tinatanong ng ating mga kaibigan, mga tax specialista, tinatanong nila, sir, nagkaroon ng deficiency assessment na 39 million. 39 million. Ang almost 90% ng assessment ay galing ho sa 34.6 million at ang narrative ho ay disallowed input tax invoicing requirements. Ang problema, mali yung resibo, kaya 34 million ang babayaran ng kliyente dahil mali ang resibo. Tony, yun yung problem. Mali ang resibo. So, ano yung tamang resibo? Yun ang dapat nating i-resolve. At paano? Since nahuli na ng BIR na mali yung resibo at marami ng Court of Tax Appeals decision at marami na rin Supreme Court decision na pumapanig sa BIR, pag mali ang resibo, bayad ka ng value-added tax, magkakaroon ka ng deficiency tax. Pero, pag-aralan natin itong isang kaso na related na similar dito. Ayan, pakita ko sa inyo, ito ho yung kaso, G at Joyce. Gusto kong malaman ninyo, ito ay galing sa Bureau of Internal Revenue, Region Number 6, Manila. Okay, ang ibig ko lang sabihin, yung taxpayer na binabanggit dito na may utang na 39 million dahil invoicing requirements, 34 million yung disallowed. So tutulungan natin ngayon 'yan using itong client na ito. Pareho kasi silang taga Maynila, region ng Maynila. So definitely, kung ano yung desisyon ng region ng Maynila, eh dapat lang i-apply sa kanya. Tandaan ninyo, para walang daya, baka sabihin nyo, nandadaya ka sir, hindi. Ang nag-o-audit dito si Jonathan Sid, ayan, Sid Dayaw, ayun. Tapos, ang value-added tax return ay 33 million. Tandaan nyo yan, ha? At ang output tax is 4 million. So, ang sabi dito, merong disallowed input tax na 236,000. Maliit lang naman. Pero, ang pag-uusapan natin dito, ano yung factual basis kung bakit siya dinisallow. So, pupuntahan natin yung Schedule 1 at yung Schedule 2. So, let us go na sa Schedule 1 and Schedule 2. So, mapapansin nyo rito mga ka-taxpayer kong minamahal, ang pumirma ay Regional Director ng Maynila. At gusto ko lang banggitin ang pangalan ni Emelson Maestro, anak ko yan, siya yung nagpanalo nitong kaso. Si Emelson Maestro ang siyang gumawa ng position paper para manalo po itong taxpayer na to. Now, ano yung Schedule 1? Ito po yung Schedule 1. Schedule 1, ang sabi dito, eh meron hong problem sa invoicing requirements. So, ano-ano yung problem? Tatlo. Number 1, ito. Purchase service invoice, no attached OR, tapos out of period. 2018 yung ino-audit, ang supporting schedule ay 2017. Next, itong dalawang to. Service invoice, no OR attached. Yan. Third, ito. Not in, but not shown separately. O, yan ho yung mga sinasabing invoicing requirements. O, pwedeng kasama dyan na no address. Yan, kasama ho yan. At saka non-taxpayer name. Dagdag na ho natin para ho dun sa may mga problemang invoicing requirement. So, mapapansin nyo ho rito, 234,000. At yung Schedule 2 is 2,400. So, pag inadhu natin yung
234,000 dito po sa 2,400, lalabas po ang 236,000 na nakasulat po doon sa assessment ng DIR. Ito po yon, 236,000. So, balanse. Balanse po ngayon. So, ngayon, paano natin malalaman, sir, paano natin malalaman na kinansel ng DIR yung violation sa invoicing requirements? Tingnan natin yung naging sagot ng, again, Region 6 ng Maynila. O para malaman ninyo na hindi ito ibang taxpayer, ayan uli si Jonathan Sid Dayao, yung revenue officer na nag-audit. Ayun uli yung 33 million na VAT return. At ayun uli yung 4 million na output tax. Kuhanin nyo? So, mapapansin ho ninyo dito, mga ka-taxpayer kong mahal, mayroong nakasulat dito na "This refer to your letter dated March 5, 2021, received on March 23 relative to the preliminary assessment notice." Ibig sabihin, ipaliwanag ko lang sa iyo, segment by segment, nagkaroon ng protest. Gumawa ng protest, Sonia at Lenlen, gumawa ng protest si Emelson Maestro. At ito daw yung resulta noong protest. Sabi, in reply, o di sumagot siya, pag sinabing in reply, sumagot siya rito sa protest na to. So, ito ho yung sagot. O, napansin nyo ba? Naging 130 na lang yung disallowed input tax. From 275,000 na bawasan. Ang susunod nating tanong dyan, bakit nabawasan? So, kailangan nating tingnan yung Schedule 1 uli at yung Schedule 2. So, puntahan natin yung Schedule 1 at Schedule 2. But before that, mapapansin nyo, yung regional director ang pumirma noong formal letter of demand. Again, ang pumirma ng formal letter of demand ay regional director at ang pumirma rin ng preliminary assessment notice ay yung pong regional director. Similar, similar. Ang sinosolve natin, ano yung nawala? Ayan. So, pupuntahan natin para sa ano, sa pag-uusap natin, naging 130 from 275K. So, merong difference. Okay? May difference siya. Ano yung difference? So, pupuntahan natin Schedule 1 and Schedule 2. Ayan. Mapapansin nyo na wala ho rito yung nakasulat sa ilalim. Diba? Ang natira, yung out-of-period service invoice no OR attached at saka ito hong service invoice no OR attached. Ibig sabihin, mga ka-taxpayer kong minamahal, ano yung makakancel? Ito. Ang laki ng nakancel. Definitely, yung problema noong 34 million ay cancel na. Because ginawa ng tama nung grupo ni Mao, G, Tony, at ni Joyce yung tama. Sumunod sila sa tama. So ngayon, mga taxpayer kong mahal, ano yung sinunod nilang tama? Simple lang. Sorry mga ka-taxpayer kung minamahal, hanggang dito na lang po yung video. Kung gusto nyong makuha po yung kabuuan ng video, yung procedure na gagawin ninyo para masave po ninyo yung 34,669,795 pesos and 12 centavos, bilin po ninyo yung video. Kontakin nyo ho yung email address na ito. Anak ko ho yan, anak ko. Bilin nyo yung video at sigurado ako panalo ho kayo kung gagamitin ho nyo yung procedure. Ngayon ho, kung hindi kayo marunong gumawa nung letter para maisalba ho kayo, ibig ko sabihin, yung panonood ng video is sufficient para malaman ninyo kung ano gagawin nyo. Yung susunod na step is, i-execute nyo na yung gagawin nyo kung hindi nyo kayang i-execute yung gagawin nyo kasi hindi kayo mananalo kung hindi kayo magpo-protest.
So hindi kayo pwedeng mag-protest ng daldal. So ang protest sinusulat. So meron po kaming mga nakasulat na template. Ipapalitan nyo na lang yung mga figures, yung mga narrative para tumama sa timplan ng inyong panlasa, mabibili nyo ho yan. So yung template po is mabibili ho ninyo sa murang halaga. Kontakin nyo lang ho yung email na to. Okay? Yung video ho, mabibili nyo rin sa murang halaga. Ha? Hindi ko naman sinasabing murang-mura. Reasonable ang ibig kong sabihin. Kontakin nyo yung email na to. Ngayon na, kasi merong due date ang pagpa-file ng protest. See you later, mga minamahal kong ka-taxpayer.